We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos yung araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kami ang tropa ng katotohanan na maghatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako po si CJ Torida. Sinimulan na ngayong araw ang pagpapatupad ng Alert Level 3 sa Pangasinan at ilan pang probinsya. Ano kaya ang mga pagbabago sa panuntunan? Alamin natin live kay Russell Simorio. Russell! CJ, mas mahigpit na protocol ang asahan ngayon sa mga probinsya na nadagdag sa mga bilang ng mga lugar na nasa ilalim na ng Alert Level 3 dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Isa naman sa mga babantayan ng otoridad ang sektor ng transportasyon. Simula ngayong araw hanggang sa January 31, nasa ilalim na ng Alert Level 3 ang Pangasinan at ilan pang probinsya sa Hilaga at Gitnang Luzon dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Kahapon, pumalo sa 808 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Nakapaloob sa Alert Level 3 ang muling paghihigpit sa sektor ng transportasyon. Dapat 70% capacity lang ang mga public utility vehicle. Kung 70%, at least kahit magsakay sila ng kuwan lima-lima at tapos isa sa harap. Kaya lang, ang problema, lalo pag peak hours, no, inupuno nila eh. Yun ang hindi natin makontrol sa mga jeep drivers natin. Hindi may iwasan kasi yung ibang jeep kasi marami, wala na kasi goding namin eh. Kaya hindi namin alam kung paano namin kailangan kumita. Saka may, ano na, mahirap ng... Ayon sa Autopro Pangasinan, hindi na raw muna ibabalik ang mga plastic barriers sa mga pampasaherong jeepney, bagay na kinontra ng ilang pasahero dahil sa COVID-19 surge. Oo, pwede naman. Para hindi po sa siksikan. Siyempre, yung alam mo na yung virus na kumakalat ngayon, okay lang yun, naibalik siya. Wala namang directive na gano'ng ibabalik yun. Pero ang seating capacity ngayon ng mababago. Kaya tingnan kasi yung pagtaas talaga ng kaso. Si Jay, pinulong na rin ng LTFRB ang kanilang mga miyembro dito nga sa pagpapatupad ng 70% operating capacity sa mga pampasaherong jeepney at hindi raw magdadalawang isip ang pamunuan ng Autopro Pangasinan na idirektang ereklamo sa LTFRB ang sino mang kasama nila na matsetsempohan na hindi tumatalima dito sa 70% operating capacity. Babantayan din ng LTFRB sa pagpapatupad ng mahigpit na protocol sa transportasyon ang mga pampasaherong van at mga pampasaherong bus. Si Jay. Russell, base doon sa interview mo kay Ginong Tulia ng Autopro, siya mismo aminado na tuwing peak hours, hindi na makukontrol ang pagsakay ng mga pasahero sa jeep. Sinang-uyunan din ito ng isang chuper na nagsabing hindi maiwasan kasi kailangan kumita. Kaya nababaliwala yung 70% capacity. Now, paano ito imo-monitor ng otoridad, Russell?
Si Jay, ayon sa Otopro Pangasinan, malaking hamon daw sa mga miyembro nila o sa mga chofer itong ang pagpapatupad ng 70% operating capacity sa mga jeepney, pero meron daw silang sistema na ipatutupad ngayon. Sa isang karaniwan na bus na jeepney na umaabot sa 14 na pasahero yung nasa loob, sa ilalim nitong 70% operating capacity, magiging 10 pasahero na lang yung nasa loob ng jeep, abang isa naman na pasahero sa tabi ng jeepney driver. Pero ayon sa LTFRB, hindi raw ito basta-basta mamomonitor at mahirap daw talaga itong mamonitor, kaya kailangan nila ang pakikipagtulungan ng mga pasahero. Ang kailangan daw gawin, picturean o kunin yung plate number, yung pangalan ng jeepney driver para nga makarating agad sa kanilang opisina at maimbestigahan nila. May mga kakaharapin daw kasing parusa ang sinuman na jeepney driver na papapatunayan na lumabag sa protocol. CJ. Okay, maraming salamat, Russell Simorio. Nagadagdang isa ilalim sa Alert Level 3 ang Ilocos Sur sa Linggo, kaya muling hinigpitan ang pagbabantay sa mga border ng probinsya. May ulat si Ivy Hernando. Inasahan na ng provincial government ng Ilocos Sur na mapapabilang din sa Alert Level 3 ang lalawigan dahil sa patuloy na pagsipa ng kaso ng COVID-19. Bali, binalik po natin yung pagtetest ulit ng mga turista at saka yung confirm booking nila sa mga hotels na pupuntahan nila. So talagang mas strict na ulit ng protocols natin. Bumalik tayo sa dati kasi tumataas na nga yung COVID cases natin. Mataas ang vaccination rate ng lalawigan, pero patuloy ang paghikayat ng otoridad sa mga hindi bakunado na magpabakuna na. Pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan at magkakaroon ng konsultasyon sa mga local chief executive at business sector ang pagbabawal sa mga hindi bakunado na pumasok sa business establishments. Baka yung mga ibang establishments, pag hindi ka bakunado, ay hindi ka pwede pumasok. Nais ding ipagbawal ang mga hindi bakunado sa pampublikong transportasyon. I agree po kasi mas maganda po talaga pag vaccinated po lahat ng tao dito sa Ilocos, sir. Saan, ma'am? Nampintas mo tayo, Jay. Makaiwas din yung sakit na. Sang-ayon din maging ang mga tricycle drivers dahil halos lahat sila ay bakunado na raw. Epektibo sa Enero 16 hanggang 31, Alert Level 3 na ang Ilocos Sur. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Barangay Treasurer patay sa pamamaril sa Lagangilang, Abra. Tutukan sa report. Patay ang 26 anyos na si Barangay Treasurer Fidel Lalugan ng Lanag, Lacob, Abra matapos pagbabarilin sa bahagi ng Abra Kalinga Road, bahagi ng Barangay Tagodtod, Lagangilang, Abra. Sugatan ang kasama niyang si Gerald Dick Milyare na driver ng sinakyan nilang tricycle. Pauwi sana sa banggit ang dalawa nang mangyari ang krimen. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ni Lalugan, habang sugat naman sa likod ang tinamo ni Milyare. 10 basyon ng bala mula sa caliber 9mm ang narecover sa crime scene. Pinag-aaralan na ng PNP ang mga kuha ng CCTV camera malapit sa pinangyarihan ng pamamaril. Iniimbestigahan na rin ang iba't ibang angulo upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect. Base sa mga initial na nakuha natin ng mga CCTV footages, parang sinundan sila. Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng biktima. Tulungan na kami ng mangtuntun jay ng ngaramid kanya na, sir. Siyak nga naganak kanya, dawati babalin ko, sir. So magpatulong ka na kayo, handa iti gobyerno. Awam mati amok nga kagagaputi panakatay na, sir. Tila ang ibaga na kanyak mapanagsingir iti utang ti army iti Lagangilang, sir. CJ Torida, Balitang Amianan. Isang pulis ang pinagsasampal at pinagtatadyak pa umano ng isang babae sa Santiago City, Isabela. Alamin kung bakit sa report. Sa viral video, makikita isang galit na babae. Una niyang sinampal ang gwardiya. Sunod ang pulis. Sinubukan pang awatin ang babae. Maya't maya pa, hinarap niya muli ang pulis at sinampal. May pagkakataon ding pinagtatadyak niya ang pulis. Ayon sa Police Regional Office 2, nangyari ang insidente sa isang mall sa Santiago City, Isabela. Ang pulis sa video, si Patrolman John Paul Sudario ng Traffic Enforcement Unit ng Santiago City Police Office. Tumawag po kasi ma'am ng assistance, kaya po tumakbo ang ating pulis doon sa area. At dali-dali ko pong kinausap yung security guard at yung babae upang kinausap ko po ng mahinahon kung ano po ang
ginawa po niya o bakit po niya nagawa yon. At bigla po niyang hinarap yung gwardiya at piniglas po yung face mask. Ayon pa sa PNP, ineskortan daw palabas ang babae matapos niyang magsisigaw sa loob ng mall matapos hindi mabili ang cellphone na gusto dahil kulang kanyang pera. Kalaunay na pag-alaman na may diferensya umano sa pag-iisip ang babae. Hinahangaan naman si Patrolman Sudario dahil sa ipinakitang pasensya at pangunawa sa babae. Dahil po babae po yun, pinairal ko po ang maximum tolerance dahil alam po natin na mali po na saktan po natin ng isang babae. Joan Punsoy, Balita Amianan. Ilang negosyante sa pamilihan ng Calasiao, Pangasinan, apektado sa pagtatayo ng permanenteng fire station sa bayan. Sundan sa report ni Claire Lacanilao. Ininspeksyon ang lote na pagtatayuan ng Calasiao Fire Station Building sa gilid ng pamilihang bayan. Ang lokal na pamahalaan ang naghanap at nagbigay ng permanenteng lokasyon para sa fire station. Ang fire station sana po ay permanente kasi alam niyo po kapag permanente ang isang building ay maaasikaso natin mabuti yan. Bagamat inabisuhan na ang ilang maapekto ang negosyante sakaling magsimula na ang konstruksyon ng bagong BFP building, hiling nila na mailagay sila sa mas magandang pwesto. Okay lang man kung may paglilipatan sila sa amin. Sana hanapan kami ng ng relocation na mas yung maganda din yung yung market kung saan dumadaan yung mga tao, ganun. Para kahit ilipat kami, hindi apektado yung benta namin. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang relocation site para sa mga maapektuhang negosyante. Yung mga micro-enterprises natin na maapektuhan doon sa may lot na pagtatayuan ng building is wala tayong choice kundi i-relocate sila. And then, i-deliberate pa ng LGU kung saan sila i-relocate in a way na hindi pa malulugi yung negosyo nila. Kasama si Jing Dacanay, Claire Lacanilao, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Pagnanakaw ng lalaki sa isang bike shop sa Dagupan City, nahuli kam. May ulat si Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang lalaking ito na nakasuot ng asul na damit na nagmamasid sa harap ng isang bike shop sa barangay Karanglaan, Dagupan City. Nang makatsyempo, dali-daling kinuha ng lalaki ang dalawang toolbox sa establishmento. Mabilis na umalis ang lalaki matapos ang pagnanakaw. Masasabi natin pinag-aralan niya yung galaw ng mga personnel namin dito dahil parang alam niya na yung mga oras na yon, busy talaga sila. Na-discover na lang daw ang pagnanakaw nang mapansin na nawawalang ilang gamit sa shop. Low moral para sa mga empleyado na sa loob ng shop ay mawawalan sila. So kung kinakapos siguro tayo sa buhay, sana gumawa na lang tayo sa legal na paraan. Nasa halos 5,000 piso ang halaga ng mga ninakaw na toolbox. Posible umanong residente lang din ng barangay ang nasa likod ng pagnanakaw. Paalala ng pulisya sa mga negosyante na agad i-report sa kanilang tanggapan ang mga insidente ng pagnanakaw para agad mahuli ang mga kawatan. Mukuha sila ng opportunity. Pag mayroong big chance opportunity, doon sila babanat. Doon sila sasalisi. Kasama si Henry Dumisil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Mahigit 2 milyong individual sa Region 1 hindi pa nababakunahan. Ang detalye sa report. Sa kabila ng malawakang bakunahan na ginagawa ng gobyerno, marami pa rin ang hindi pa nagpapabakuna. Sa Region 1, mahigit 2 milyong individual ang hindi pa nababakunahan. As of January 12, 2022, 3,293,639, katumbas ng 61.5% pa lamang ang nabakunahan sa rehiyon. 2,835,002 ang fully vaccinated habang 151,745 ang may booster shot.
hirap. During the first quarter of 2022, bakunahan na po natin lahat po ng mga pwede nating bakunahan para maproteksyonan din po natin sila against COVID-19. Sa Pangasinan, nasa 350,000 pa ang hindi nababakunahan. Kabilang sa mga dahilan ng hindi pagpapabakuna, takot sa karayom, takot sa bakuna, pagpili ng brand ng bakuna at pagbabawal ng ilang religious sector. Puspusan ang pagsasagawa ng bakuna sa barangay ng provincial government upang mapuntahan ang mga nasa liblib na mga lugar. Karamihan dito ay nasa far-flung barangays, no, kung saan sila ay elderly. Sila po ay PWD at saka sila po ay mga buntis, no, na hindi pa po nagpapabakuna. So yung access doon sa vaccination center natin na nasa poblasyon, yun ang nakikita namin na challenge. Samantala, karagdagang 500,000, edad 5 hanggang 11 ang dumagdag sa eligible population na target na mabakunahan sa Pangasinan sa Pebrero. Samantala, patuloy ang vaccination rollout sa Hilaga at Gitnang Luzon. Higit 121,990 ang nagpabakuna ng booster shot sa Region 2. Higit 6.3 million ang bilang ng individual na nakakompleto ng first dose sa Region 3. Aabot sa higit 800,000 ang fully vaccinated individual sa Cordillera Administrative Region. Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Pangalan ng mga tricycle operator na wala pang prangkisa, ipapaskil sa tanggapan ng economic enterprise sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Hanggang ngayon, wala pang prangkisa ang ipinapasadang tricycle ni Cesar Comunio. Kasi hindi pa ako nakapunta ng ano, saka hindi naman ako masyadong nagbibiyahe. Sinisiguro naman ng tricycle driver na si Joseph Felix na nakapag-renew na siya ng prangkisa bago mamasada sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Simula sa pool, may prangkisa na ako kasi kaya importante sa amin yun. Huli yun talaga, yan ang importante. Maghihigpit na raw ang lokal na pamahalaan sa mga tricycle operator na wala pa ring prangkisa. Simula Pebrero ang renewal period ng Economic Enterprise Office sa mga tricycle operators pero kung hindi pa rin sila makapag-renew. For posting lahat ng mga color rooms, yung mga ano, kasi binigyan sila ng time frame para mag-renew ng franchise nila pero hindi pa rin sila nagre-renew. So walang choice kundi i-post yung mga tricycle and then yung mga owners ng tricycle na i-post yung pangalan nila doon sa EEO. Kasama si Jinda Kanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Sentinel program para sa mga hog raiser na apektado ng ASF na antala dahil sa kakulangan ng alagang baboy. Narito ang report. 2019 nang sumailalim sa calling operation ang 50 baboy ni Mang Mario ng Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Para may pagkakitaan, nag-alaga siya ng mga manok. Sumailalim na sa disinfection at facility swabbing ang mga kulungan ng baboy ni Mang Mario. Hinihintay na lamang niya ang ibibigay na baboy ng Department of Agriculture. Yan ang tagal na namin inaantay. Hanggang ngayon wala pa. Pero sabi nila itong January darating. Pero ayon sa Municipal Agriculture Office, naantala ang Sentinel Program dahil sa kakulangan ng baboy na maaring alagaan. Ang schedule nila is December 27 and 28 pero hindi po natuloy kasi po sa wala pong stock na mga baboy na ibibigay yung grower or winner na baboy. Nasa 15 hog raisers mula sa barangay Palawa at Salaan, ang una sanang mabibigyan ng baboy. To be honest, all throughout the country, merong claim na sa shortage. Pero this could be ang result ng sabay-sabay na pag-recover. All regions affected by ASF. Nilinaw ng Department of Agriculture na sa recovery stage pa lang ang hog industry. Kaya mabagal ang reproduction ng alagang baboy na ipamamahagi sa mga apektadong hog raiser. Maibalik natin the shortest possible time yung level ng population natin before the ASF year or month. Kasama si Jingda Kanay, Joan Punsoy, Balita Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan.
12 security guards arestado dahil sa paglabag sa election gunman sa Pampanga. Narito ang report. Arestado ang 12 security guard matapos pumasok at magdala ng hindi autorisadong baril sa isang pribadong subdivision sa Barangay Tangle, Mexico, Pampanga. Tubong Tarlac, Bataan at Aurora ang mga security guard na galing sa iisang security agency. Wala raw na ipakitang dokumento ang mga inaresto. Nahaharap sa kasong trespass to dwelling with the use of service firearms at paglabag sa Omnibus Election Code ang mga gwardiya. Accordingly, may mga taong may armas daw na pinipilit sirain yung ano nila, yung gate. So they're trying to enter and yung gwardiya doon walang magawa, may armas sila. So para maiwasan ng commotion, ang police nag-respond po sa ano no, sa complaint. Nakita nila nga na may 8 tao sa loob, yung 8 walang barel, pero yung 4 may dalang mga barel. Nahulihan ng caliber 45 ang 21 anyos na si John Mark Castillo sa Comelec Checkpoint sa Banged, Abra. Na-recover din sa loob ng sling bag ni Castillo ang isang pouch na naglalaman ng 43 na bala ng caliber 45. Wala siyang naipakitang dokumento ng baril. Tumanggi rin siyang magbigay ng pahayag. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at Election Gun Ban laban kay Castillo. Itong Comelec Checkpoint natin, talagang kahigtingin pa natin siya para sinong magpumasok ng Banggit area na magdadala ng baril na walang kakulang papeles, aba. Hindi namin sila palik. CJ Torida, Balitang Amianan. Bilang ng mga batang pasyente sa Pampanga na tinatamaan ng COVID-19, tumaas. Sundan sa reports. Tumataas kada araw ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa Pampanga. Sa tala ng Pampanga Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, mula January 1 hanggang January 10, nakapagtala ng 1,641 na bagong kaso ng COVID-19 ang probinsya. 96 dito ay kabilang sa pediatric category o mga batang edad 10 pababa. Ayon sa Provincial Health Office, hindi pa nababakunahan ang nasabing age group, kaya dumadami ang mga batang tinamaan ng virus. Dahil dito, naghahanda na ang provincial government sa pagbili ng mga gamot tulad ng vitamins, antibiotics at iba pa para masiguro ang kaligtasan ng mga batang matatamaan ng COVID-19. Nananawagan ang otoridad sa mga magulang na huwag hayaang lumabas sa mga bata kung wala namang importanteng gagawin. Samantala, halos punuan na ang mga evacuation center na ginawang isolation facility sa Luwag City, Ilocos Norte. Dumarami ang mga nagpopositibo sa COVID-19. Nagsagawa ng disinfection para masigurong hindi kumalat ang virus. Sa pinakahuling case bulletin ng Ilocos Norte, 690 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ilang linemen mula Ilocos Sur tutulong sa pagsasaayos ng supply ng kuryente sa Leyte na sinalanta ng Bagyong Odette. Silipin sa report. Bumiyahe na ang 8 personnel ng Electrico Operative ng Ilocos Sur patungong Leyte para tumulong na maibalik ang supply ng kuryente matapos mapinsala ng Bagyong Odette. Kabilang sa mga ipinadala ang team leader ng ISECO na si John Estraniero, hindi lang daw gamit kundi kalusugan ang kanilang inihanda. Kailangan mag-sakripisyo para sa kami makatulong din. Pero sa amin, okay lang kasi karangalan din naman namin na maipadala doon at saka yung tumulong ng mga nasalanta ng bagyo. Siniguro ng electric cooperative na bago at heavy duty ang mga gagamitin ng lineman dahil nakasalalay rin dito ang kanilang buhay. Siguro they're going to stay there for about a month. Depende kung the electrico will have to ask for another extension of their work kung hindi pa matatapos. Wala raw silang ideya kung ilang porsyento na ang naisasaayos sa mga apektadong lugar. Parang doble kasi ang damages nila. Yung transformer, yung poste, yung linya ng kuryente. Kasi parang they're going to start and they're going to wreck a fall. Kasama ng ISECO'ng ibang electric cooperative ng Region 1, sabay-sabay silang tutungo sa Leyte para tumulong sa power restoration doon. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Namatay na alagang aso sa Ilocos Norte, ipinakremate ng may-ari. Ating silipin sa reports.
Hindi matatawaran na pagmamahal ang ipinamalas ni Mike Joshua Ramos ng Lawag City, Ilocos Norte sa namatay na alagang aso na si Esmores. Bukod sa pinagawa ng kabaong, nilamayan pa at binigyan ng maayos na libing. Hindi lang sila aso, kundi pamilya din sila. Ituring natin silang pamilya dahil sila lang yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa panahon ng kalungkutan. Pero alam nyo ba na isa pang alagang aso sa Lawag City ang namatay rin? Pero hindi ito pinagawa ng kabaong at inilibing, kundi pinakremate ng may-ari na isang public accountant ang namatay na alagang aso. Itinuring daw ni Arjan Agra ang kanilang alagang aso na si Cookie na miyembro ng kanilang pamilya. Si Cookie ay naging parte na ng buhay namin. It's considered as our sibling. So, as our little baby girl. And yun, we love her so much. Tunay ngang man's best friend kung ituring ang alagang aso. Saglit man ang kanilang buhay pero mananatili naman ang mga masasayang alaala na minsan natin silang nakasama sa buhay. Trace De Leon, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Arestado ang tatlong suspect ng robbery hold-up sa Barangay Villasis, Santiago City, Isabela. Enero 5 ng mga biktima ang dalawang express rider at natangay ang mayigit 1 milyon pisong halaga ng pera. Sa hot pursuit operation ng PNP, nadakip ang mga suspect. Nakumpiska rin sa mga suspect ang ilang baril at granada. Wala pa ang pahayag ang mga suspect. Implementasyon ng limited face-to-face classes sa 11 paralan sa Region 1, suspendido simula ngayong araw. Ang detalye sa report. Epektibo ngayong araw, isinailalim sa Alert Level 3 ang Pangasinan, La Union at Ilocos Norte. Sinuspend din lang ipinatutupad na limited face-to-face classes. 11 paaralan sa Region 1 ang nagsuspend din ng klase. Pero bago ang suspension ng klase ngayong araw, base sa direktiba ng DepEd Regional Office 1, sumailalim muna sa assessment ang mga paaralan. Tinignan ang kalagayan ng mga learner at mga group. We will follow po yung guidelines na kapag under alert level number 3 nga po ay automatic na po yung suspension ng mga classes. Regular ang monitoring sa kondisyon ng mga learner na nasa ilalim ng limited face-to-face classes. So far ma'am, yung latest na information pa naman dito ma'am ay wala naman pong record na nakakarating dito sa regional office sa situation po ng ating mga paaralan. Pero tuloy-tuloy naman po ma'am yung monitoring po natin sa mga paralan na concern po. Kasabay ng suspension ng limited face-to-face classes, nanawagan ng health authority sa mga estudyante at mga guro na hindi pa nababakunahan na magpabakuna na para maging handa sakaling ipagpatuloy na ang limited face-to-face classes. Kaya nga ang ating pong advokasya ay lahat po dapat ng teaching force at saka yung mga estudyante, particularly yung mga teaching force nila at saka yung support group nila ay bakunado po dapat yan. Tapos yung ating pong mga estudyante na 12 years old sila ay kailangan po bakunado para dito sa face-to-face. Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Iba't ibang putahe na sinangkapan ng cauliflower ating lantakan ngayong hapunan sa mga tila hatid ni Ivy Hernando. Anihan na ng cauliflower sa bayan ng Santa Catalina, Ilocos Sur. Pero problemado ang mga magsasaka dahil bagsak presyo ang gulay. 6 hanggang 7 pesos ang kada kilo. Saan man ito aangkatin? Awante presyo ma'am, logi. Logi tay manalong tata. Umabot pa raw ng 3 piso ang kada kilo ng cauliflower. Pero hindi naman kailangan masayang kung marunong tayong magdiskubre ng iba't ibang recipe. At dahil napaka-versatile daw ng gulay na ito, subukan na rin nating magluto. Mag-isa tayo ng bawang, sibuyas, isunod ang carrots, green peas, at ang na-chop ng cauliflower. Lagyan na rin ng seasonings. Mas maigi kung i-chop kaysa i-blender para mas crunchy ang cauliflower. Heto na ang ating fried cauliflower rice. Sunod nating recipe ang ulam. Gumawa muna tayo ng teriyaki sauce. Igisa ang bawang, sibuyas, soy sauce, ketchup,
honey at kaunting paminta. Maaari ring lagyan ng asukal, slurry at kaunting tubig, depende sa inyong panlasa. Itabi muna natin ang sauce para gawin ang fried cauliflower. Tulad ng ginagawa sa fish fillet, isawsaw ang cauliflower sa itlog at flour na may paminta at asin. I-deep fry hanggang mag-golden brown. Saka ilagay ang nagawang sauce. Heto na ang ating cauliflower teriyaki. Para sa chikiting, swak ang napritong cauliflower. Hindi na lang pang chop suey ang cauliflower. Mangantayo kapuso, kasama si Norman Raka, Ivy Hernando. Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.